Pagod at gutom ang dinanas sa ilan nating kababayan bago makarating sa boundary ng Balinsuela at may kawayang Bulacan. Ang ina sa kanila, ilang oras ding naglakad, makauwi lamang galing trabaho dahil walang masakyan. At narito ang unang balita ni Jonathan Andal. Tila maagang penitensya ang pinagdaanan ni Eugenio makarating lang sa boundary ng Balinsuela at may kawayan alas 10 kagabi. Naglakad raw kasi siya ng 12 oras mula Sukat Paranaque dahil wala nang masakyan pa uwi. Kuya, pawis na pawis ka na, kuya. Oo, grabe ko. Talagang makauwi lang sa pamilya kahit ano gagawin mo. Ang pantawid gutom niya sa mahabang lakaran, isang supot ng lugaw. Bumili ako ng lugaw, sir. Ayaw magpakain sa kantin eh. Kaya baka tayo magpakain. Bawal daw. Sa kalsada, nakatagpo siya ng kasama, si Henry, na naglakad naman daw ng 14 na oras mula Bacoor, Cavite para makapasok sa trabaho sa Nueva Ecija. Kamusta yung paglalakad mo? Okay naman, no? Exercise. Masakit sa katawan. Ano itong dala mo? Tungkod na, baka tumumba na eh. Ang grupo namang ito, na galing trabaho sa Pampanga at pauwi na ng Maynila, nagbaon na ng tinapay at tubig para sa mahabang paglalakbay. Tsaga lang talaga. Walang masakyan eh. Kesa matayin nga kami sa trabaho, sir, wala naman magkakainin doon eh. Ipamilya kami dito eh. Sina Carol naman na galing trabaho sa Tondo, naghabal-habal na. Pero hanggang may kawayan checkpoint lang sila hinatid at wala na ulit silang masakyan pauwi ng San Ildefonso, Bulacan. Anong gagawin ninyo? Paano? Maghihintay po. Sasakyan. Meron. Papala rin. Buti na lang may nagpasakay sa kanilang truck. Marami sa mga dumaan sa checkpoint kagabi ay mga uring manggagawa na pagod na nga sa trabaho, lalo pang napagod sa mahabang lakaran. Kaya laking tuwa ng ilan sa kanila nang pagdating sa checkpoint, binigyan ng libreng saging, tinapay at tubig ng mga pulis Bulacan. Maliit na bagay, malaking alalay. Yan ang unang balita sa Balinsuela may kawayan boundary. Jonathan Andal, buong puso para sa Pilipino.